narito ang bagong-bagong pinag-uusapan ng sambayanang Pilipino. Pabor ba kayo na isara na ang ABS-CBN gaya ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte? Ano ba ang saloobin ng mga OFW sa Korea? Alamin po natin dito po sa bidyong ito. Ngayon na! Nagsagawa po tayo ng malayang pagtatanong sa mga OFW dito sa Korea kung ano ba dapat ang maging kalagayan ng ABS-CBN. Dapat ba silang ma-renew o hindi? Pabor ba o hindi? Yan. Para sa akin, dapat nantuldo ka ng ABS-CBN. Huwag nang i-renew ang kanilang prangkisa. Hindi na dapat na sila ay bigyan pa ng pagkakataon. Mahabang panahon na nilang pinagkakitaan ang Pilipinas, sapat na. At ngayon na ang panahon, huwag nang ibigyan ng renewal ang ABS-CBN. Tama na. Alis na kayo dyan, mga Lopez. Ibigay niyo naman sa iba. Tama ang desisyon ng ating Presidente Duterte na huwag nang ituloy. At marami na silang mga nagawa na hindi alam ng mga tao. Pero dahil sa ating Pangulo na nahayag ang lahat ng mga nagawa ng ABS-CBN. So, huwag na para sa akin, huwag nang ituloy ang pag-renew ng prangkisa ng ABS-CBN. Yun lamang at maraming salamat. Dito ang ating kaibigan, si Echo Weather. Tatanungin natin siya kung ano ang kanyang saloobin, kung dapat na bang tanggalin ang ABS-CBN o hindi. Ano masabi mo, Brad? Ang alam decision ng Pangulo, susunod tayo sa mga decision niya na hearing nyo kasi ay sa balita. Paano si Vice Ganda saka si Katniel? Pwede naman sila sa Channel 7 at Channel 5. So, pabor ka sa pag-alis ng ABS-CBN? Pabor kasi may kaso silang dapat harapin. Hindi pabor sa mga ibang mga Pilipino kailangan sa panood. Pabor at hindi pabor. Pero doon tayo sa... Sabi naman kasi nila, in the service of the Filipinos. Totoo kaya yun? Sa ating mga mahirap, totoo. Pero doon sa mga mayayaman na sa malaking ginagawa ng kalokohan din ng ABS-CBN, di ba? Sa mga napapanood, ay naman siguro mag-ignore ng presidente natin sa malamang sa to. Hindi naman maglalabas ng mga presidensya na kasisira ng mga. So, susuportahan natin si President Duterte sa kanyang desisyon. Supportahan. Salamat. Okay. Mabuhay ang Pilipinas. Okay. Hello. Ito ang ating kapatid. Ano pangalan mo, Brad? Si Jair Murillo. Jair Murillo. Ano masasabi mo tungkol sa ABS-CBN? Payag ka bang mabuwag na o hindi? Wala. Kasi ano yan eh. Yung problema daan. May atraso sila sa ating gobyerno. O kaya kay ating presidente. Kailangan bayaran mo nila nila. Siyempre. Kung may atraso ka, kailangan mo ayusin yon. So, may reason naman yung ating government. Paano yung sinasabi nila in the service of the Philippines, umaalis ng ABS-CBN? Wala na magawa dyan. Kailangan mo nilang you have to pay our of the Filipino before they serve the Filipino. They must pay. Yeah, no. Obligation. Kasi may ano sila, utang sila. So, kailangan nilang bayaran muna yon. Para malinis dapat. So, may stand ka kay President Duterte? Kasi yung President natin, hindi pa sa basta yung decision natin. Kapakanan ng bansa natin ang kanyang iniisip hindi sa personal na lang mga interes kaya yung mga yan, yung mga mayaman na yan kasi
pinagsuran nila yan eh. Sila lang gusto makapakan ng natin ng ulo is para sa buong Pilipinas. Kaya nakikita nyo yung BFA, finalist niya kasi may mga reason, malalim na reason ng ating pangulo. So, pabor ka, mabuwag na ABS? Pabor ako, pero gusto ko, hindi naman gusto na, no? Pabor ka. Kasi kailangan nilang bayaran ang kanilang obligasyon. Kasi ang pinapamahala rin sa ating ABS, kasi ano natin yan, isa pa sa mga network natin yan, na pangunahing network, national media. So, at sana, yun lang, ayusin nila yung kanilang obligasyon ng bayaran, mga utang nila. Sabi nila maaring maalis daw si Duterte kapag ka... Depende, depende. Kasi pag i-discuto niya, may batas naman tayo. May Senado, dadaan pa yan ng Senado. Marami pang dadaan sa niyan. Sa batasan, mga congressman, mga kongreso. Marami pang dadaan. Hindi basta-basta yung ano na yun. Ngayon, kung manalo si President Duterte, mapapasara talaga yun. Pero dadaan sa proseso mo yun. Hindi basta-basta. Sino bang fans mo sa... Sino bang idol mo sa ABS? Si Juan, ako. Probinsyano. Oo, si Ricardo de Lisa, siyempre. Walang kamatayan. Ngayon lang siya mapapasara. Sige, salamat. Salamat, kaibigan. Sa harap ko ay si Pinoy Chef. Peace. Yan. Tanungin natin, pabor ka ba na maalis ng ABS-CBN? At tulad ang sinabi ni Presidente Duterte, dapat nang alisin. Oo. Pabor ako dyan, pero hindi pabor para ipasara. Pabor ako na pressuring niya yung mga Lopez para ibenta nila yung ABS-CBN. For sure hindi yan isasara, pero magpapalit ng ano yan, ang ownership. So ayaw niya kasi sa mga Lopez kasi, di ba, sa maraming panlulokong ginagawa sa mga empleyado at saka sa ibang tao. So for now, pabor akong maipasara yan, pero para lang mapalitan. Yung paano kasi yung fake news? Yung fake news ng ABS? Kasama na nga yun, kasi kapag pinalitan mo yung ano, yung may-ari, kung ano yung kung pabor yung may-ari sa Duterte, syempre, mababago yan mga yun. So, supportahan mo si Duterte? Para syempre, supporta pa rin na kay Duterte. Dapat talaga pressure rin na palitan na yung ABS-CBN. Kaibigan, si Danilo. Danilo, pabor ka bang maalis ng ABS-CBN? Alisin na. Bakit? Kasi hindi nagbabayad ng buhis. Ano pa? Maraming tinatanggal sa mga, ano, maraming siya tinatanggal mga trabalho. Empleyado. Oo, eh, kasi pag tinanggal daw ang ABS-CBN, pati daw si Duterte, maaaring matanggal. Yun lang masasabi ko. Oo. Kasi maraming... So, pabor kang alisin na talaga yan? Alisin na. Oo. Kasi paano yung si Kuan, si Panday, si... Probinsyano. Ay, di lilipat sila sa ibang network. Sa network. Si Vice Ganda, sabi ni Vice Ganda. Kung si Vice Ganda naman, di lilipat rin siya. Lipat na siya. Oh. So, ngayon, stand ka kay President Duterte. Oh, siyempre. Sulit ako. Oo, kasi kung maalis na ABS-CBN, so wala nang mga fake news. Ah, wala nang fake. Saka, puro na true news. Oo, kasi lumalaban ng ABS-CBN sa mga maling ko, di ba? Mga maling... Marami silang mga trabado na contractual, hindi ginawang ano, regular. So, ganun siguro, yun lang na ano ko. Oo. Yun lang masasabi sabi ko. Naman, nagbabayad naman daw sila ng buwis. Eh, bakit may utang pa rin? So, tanggalin na talaga siya. No? Sige, tanggalin sige, salamat, na. Salamat, salamat. Okay. Ati, pabor ka ba sa ABS-CBN na ma-renew? Bro. Hindi. Hindi ako pabor. Tinagbayad ng buwis. Kaya pala, so hindi ka na pabor na i-renew? Hindi na, magbayad mo na sila bago renew. Paano pag wala ABS-CBN? Wala mo ito, meron GME. Sige, salamat ate ha. Okay. So hindi ka pabor ha? Hindi ako pabor. Ka ba sa pagbuwag sa ABS-CBN? Ka o hindi? Pabor ka o hindi sa ABS-CBN? Mama! Harap ang chicken! Mama, dabi mo lang pabor o hindi? Hindi! Bakit? Pans ka ni Cardo? Hindi! Ano? Please, mapapanood ka na namin next week! Oo nga! Hindi! O ikaw? Pastyo sa picture! ABS-CBN? Ano? Inanscribe ko na sila! Bakit? Ba't ayaw mo ABS-CBN? Puro fake news! Fake news! O ikaw, kung ka ba sa ABS-CBN, fans ka ba? Fans! Ay sabihin, gusto mo ba mabuwag? Hindi! O ikaw, sis? Tulpo ako, bro! Ay, sorry! Tulpo ako, Channel 5! Oo nga! Wala akong pakialam sa ABS-CBN!
So pabor ka mabuwag na yan, no? Wala, bahala sa buhay nila. Masatulpo. Ang perte mo ngayon, ano masasabi mo? Nasa government yun kung gusto pagpatuloy o hindi. Oh, hindi, ayaw kasi, na nga ng gobyerno kasi ayaw ikon na, eh. Sila nga masusunod eh. Kasi puro fake sa mga ipasibin eh. Bahala na sila. Oh, wala diba? Akong comment din yan. Yan lang. Oh, pero ayaw, pa, hindi ka na pabor, ano? Bakit tatanda? Pabor ka pa ba rin sa ABS? Kasi hindi naman manonood sa ABS. Ayun. So hindi ka na pabor. GMA yan, oh. Sa Jennifer. Ako? So hindi ka pabor? Kahit na nilol... Hindi ko alam eh. Kasi bias ba sila? Bias, bias. Dito sa loob, tingnan natin. Totoo ba yung sinasabi mo? Kabrother Kwan, Mike. Pabor ka ba sa ABS-CBN o hindi? Hindi ako. Mabalang ako na pagkata. Alisin na agad. Sige. Hindi kasi... Ang comment, basta yung katotohanan. Oo, basta. Pero hindi ka na pabor, ano? Ito po ang press statement on the franchise renewal of ABS-CBN. Kita po natin na nagbigay po sila ng pahayag tungkol po sa kalagayan ng kanilang pag-renew. So, maraming salamat po sa inyong panonood.